Hello, welcome to this channel. In this video, I'll be sharing with you one of my favorite plants, the Cissus discolor, or sometimes known as the begonia vine. Ito po ay native sa Java and Cambodia, and belong po siya sa grape family. Isa po ito sa favorite ko na tanim dahil po sa napakagandang pattern ng kanyang leaves. Ito po ay umaakyat or sa climbing plant at umaabot po ito ng 6 to 10 feet in height. Madali lang po ang propagation nito. Stem cuttings lang po. Kaya na po tayo ng mga sbong. Yung mga musbong po nitong stem. So, tatanggalin lang po natin yon, then pwede nating itanim para makapagparami tayo. Gaya po nito. Yan. Itong tanim ko po na ito ay nagmula lang sa isang node na may isang dahon. But now, tingnan nyo po. So, ang dami ng dahon niya. Hiyang na hiyang siya sa pinalalagyan niya. At ito na. Pararamihin ko na siya para pwede po akong makipag-barter ng ibang tanim at pwede rin po akong makapagbenta. Eto, marami-rami po tayong na-harvest. Ayan, super ganda ng kanyang dahon. So, isali nyo na po ito sa collection ninyo. Hanap po kayo nito kasi napakaganda po. So, sa tatlong paraan, pwede po natin itong maparami. Una, pamamagitan po ng eto, water propagation. Then, pwede rin po nating itanim direct sa soil, single node with one leaf. So, single-single lang po. Kung gusto nyong maging lush po, pwede tayong magdagdag ng more cuttings. At pwede rin po tayong gumamit ng sphagnum moss o kung wala pong sphagnum moss ay ito yung gamitin nyo, yung coconut husk. So, dapat may moisture lang po itong gagamitin natin. Yan, pwede po tayong magtanim dito ng mga cuttings natin. So, pwede po sa soil, sa tubig, at pwede po sa moss or coconut husk. Yan, ikat po natin by single node. Single-single. Merong isang dahon. Gaya po nito. Okay, lagay natin sa ating kokohas.
Kung ganito po kahaba o kalaki yung dahon niya, pwede rin po nating i-trim. Ayan, para yung nutrients po hindi lahat mapupunta sa dahon. So mas makakapag-develop po siya ng mabilisan ng roots kapag tamang-tama lang po yung dahon niya.